Nang lumo ang maraming customer ng isang bangko nang bigla na lang nabawasan ang savings nila sa kanilang bank accounts kahit hindi naman sila nagwi-withdraw. Ang tanong, anong nangyari? Nasa front line ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Maagang napasugod sa branch ng BDO ang depositor na si Eugenio Deo Careza. Nitong Sabado kasi, natuklasan niyang unti-unting nababawasan ang laman ng kanyang bank account. Parang bulang naglaho raw ang mahigit 150,000 pesos niya. Alam mo yung feeling na nakita mo yung pera mo sa bank, kakaperanggot na lang, umakat yung dugo ko. Bago pa man masimot ng hacker ang ipon niya, winidraw na raw ni Eugenio ang pera niya. Wala na tong peran to. Tapos ang sagot sa'yo ganito, magpapasko. Yung pera natatakot ako sa inyo ibigay. Kukunin ko na. Isa lang si Eugenio sa mahigit 100 depositor na nagrereklamong na-hack ang kanilang account simula pa noong nakaraang linggo. Kwento ng mga biktima, nakatanggap na lang daw sila ng email na nabawasan ang kanilang account ng 50,000 pesos sa bawat transaksyon. Wala naman daw silang natanggap na text na one-time password o PIN para makumpleto ang transaksyon. Nalipat daw ang ilang pera nila sa Union Bank account ng isang Mark na goyo. Siya raw ang tinuturong ng goyo sa ilang mga depositor para makabili ng cryptocurrency. Ang malaking tanong, paano yan nangyari? At ibang iba't uri po ng mga scam. Paliwanag ni NBI Cybercrime Division Chief Vic Lorenzo sa panayam ng programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5. Na-exploit talaga ho nila yung maliit na vulnerability. Kaya minsan hindi napipredict ng security system or naging successful yung transaction nila even without the participation ng mga customers. Hard-earned money. Pero ang ipinagtataka ng mga customer, ang mabagal na aksyon ng bangko. Bakit hindi pa sila naglabas agad ng notice, diba, sa mga account holders nila na merong ganitong nangyayari, 'di ba? Kasi Monday pa ako eh. And until yesterday, may mga nahahack pa rin. So, hindi ko alam kung anong ginawa nila after nung nahack ako. Sa isang pahayag, sinabi ng BDO na alam nila ang nangyaring hacking. Nagpatupad na raw sila ng security controls para mapigilan ito. Kasama na rito ang mandatory na pagpapalit ng password. Ang Union Bank naman, naikipag-ugnayan na rin sa BDO para imbestigahan ang fraudulent activities at para maaksyonan ito. Naikipagtulungan din sila sa law enforcement agencies para mapanagot ang mga dapat managot. Naikipag-ugnayan na rin ang BSP sa dalawang bangko para ma-reimburse ang pera ng mga kliyente. Ayon sa mga eksperto, lahat naman ng bangko ay nasa radar ng mga hacker at hindi dapat mawala ang kumpiyansa ng mga mamamayan sa mga bangko nang dahil sa ganitong insidente. Kung tuluyang mawawala ang tiwala ng publiko sa mga bangko, mahirap ang umikot ng ekonomiya dahil dito nang gagaling ang perang kinakailangan ng mga negosyo at pati na rin ng mga consumer. Kaya payo ng mga eksperto, kaunti lamang ang ilagay sa online account. Mas mainam pa rin gumamit ng hiwalay na passbook para masigurong ligtas ang account. At ang mga bangko naman, dapat patuloy na paigtingin ang kanilang seguridad laban sa hackers. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5.